mali ba ang maghiganti? Kailan ba ito nagiging tama? Kapag namatayan ka ba ng mahal sa buhay at alam mong meron kang magagawa para makapaghiganti, gagawin mo ba? O mananahimik ka na lamang? Kung ako ang sasagot sa mga tanong na yan, ay isa lang ang masasabi ko. Maghihiganti ako. Ako po si Pido. At ito, ang aking salaysay. Huwag kakalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe upang lagi kayong updated sa ating mga latest upload. Maraming salamat. Hello Sir Jax. Mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng tagapakinig mo. Ngayon pa lamang po ay hihingi na ako ng pangunawa at permiso sa mga taong makakarinig ng aking kwento. Hindi ko po alam kung tama ba na isiwalat ko ang kwentong sumira sa buhay at pagkatao ng isa sa malapit sa puso ko. Hindi ko rin alam kung matatakot o maaantig ba ang mga tagapakinig mo sa isisiwalat ko. Pero isa lang ang masasabi ko. Pasok ang kwento kong ito sa mga mahilig makinig sa mga salaysay mo. Lalo na kung pag-uusapan ay ang kwentong kulam at barang. Sasabihan ko na po ang mga tagapakinig mo at uunahan ko na kayo na mayroong mga ilang detalye sa kwento kong ito ang hindi kaaya-aya sa pandinig ng lahat, lalo na ng mga sensitibo pagdating sa mga nakakadiring bagay. May mga pangyayari po kasi dito na kailangan kong isiwalat para mas maging bulgar at maunawaan ng mga tagapakinig ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Pido. 49 years old. Kasalukuyan nakatira po ako sa lungsod ng Mandaluyong, sa may Boni po mismo. Isa po akong supervisor sa isang kilalang kumpanya na hindi ko na lamang po babanggitin pa ang pangalan. Mayroon po akong tatlong anak na puro lalaki. Dalawa sa mga ito ay nakapagtapos na sa kolehiyo, samantalang ang isa naman ay nag-aaral pa. Nakatira po ako dati sa bandang Visayas at masasabi kong malaki ang naging ambag ng nakakatakot na karanasan namin iyon, kung kaya mas pinigli kong lumuwas at makipagsapalaran sa Maynila. Malayo sa mga nilalang na may kakayahang manakit ng kapwa at may kaalaman pagdating sa mga lihim na karunungan. Masasabi kong malaki ang iniwang trauma sa akin ng karanasan namin ito at iyon ang naging dahilan para magpakalayo-layo ako. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari halos 3 dekada na po ang nakakaraan. Nangyari ito sa aming pamilya, partikular na sa aking pinsan. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Salome. Bumalik po tayo sa panahon kung saan nangyari ang kwentong ito. Taong 1991, Negros, Occidental. Noong mga panahong ito ay wala na po akong mga magulang dahil naghiwalay na sila noong nasa edad 5 taong gulang pa lamang ako. Sabi sa akin ni Lolo ay isang malaking pagkakamali daw talaga ang nangyaring pagkakatuluyan ng mga magulang ko, dahil hindi naman daw sila talaga nagmamahalan. Mayroon lang mga bagay na nangyari kaya nauwi sila sa ganoong sitwasyon. Kung may nangyari mang maganda sa pag-asama nilang dalawa, ay noong ipagbuntis daw ako ni inay. Kung tatanungin niyo ako kung nasaan na sila pareho, ay isa lang ang masasabi ko. May kanya-kanya na silang pamilya. Pero ang maganda lamang sa sitwasyon ko noon ay hindi naman sila nakakalimot sa akin. Pinapadalhan nila ako ng pera at minsan ay binibisita pa nila ako sa aming bahay. Maliban kay nanay na anak ni Lolo, ay may isa pa itong anak na babae na nasa Manila nakatira. Ilang taon ding hindi nakita ni Lolo ang anak niyang ito at minsan ay nararamdaman kong nais niya itong muling makasama at makausap tuwing nagkakwento siya tungkol sa akin. Hanggang isang araw, habang nag-uusap kami ni Lolo sa loob ng bahay, ay isang balita ang nagpaguho sa kanyang mundo. Alam mo, Apo,
Naghiwalay kami ng anak kong iyon noong tiyahin mo dahil lamang sa isang bagay na hindi namin pinagkaintindihan. At simula noon ay hindi ko na siya nakita pa. Masyado akong naging mahigpit noon pagdating sa mga lalaking nanliligaw sa kanya. Ayaw ko kasi siyang matulad sa nanay mo. Hanggang dumating sa puntong kinagalitan at kinapotan niya ako. Simula noong umalis siya, 17 taon na ang nakakaraan. Alam mo bang kahit kailan ay hindi man lang siya sumulat, dumalaw o nagparamdam sa akin. Kahit noong namatay ang lola mo ay hindi siya pumunta dito. Ganoon kalaki ang galit ng tiyahin mo sa akin. Kahit naman ako, Lo, kung pagbabawalan niyo ako sa taong gusto ko, eh baka magalit din ako sa inyo. Aba, ikaw na bata ka. Hindi ka man lang naawa sa akin. Kampihan mo naman ako. Sis ko po naman, oh. Ikaw talaga, Lolo. Biro lang po. Huwag kayong mag-alala. Pasasaan ba't darating din ang araw? Napapatawarin kayo ni Tia Mercedes. Hindi ko pa man siya nakikita ay alam kong mabait siya. At napapatawad din niya kayo. Ha? Malay niyo, kapag natsugi na kayo, doon na siya magpakita sa inyo. Ay, buwisit ka talagang bata ka. Halika nga dito, nang makakonyatan kita. Pasaway ka talaga. Hindi ko alam kung kanino ka nagmana. Napakabata ko pa para patayin mo na. Biro lang ulit, Lo. Ito naman. Teka, Lo. Maiba tayo. Totoo bang maganda si Tia Mercedes? Kanino mo naman nalaman at nasagap ang balitang iyan? Eh, dyan po, sa tabi-tabi. Kila Manong Andres at Katope. Mga nanligaw daw pala yung kay Tia dati, ah. At sabi nila, malayong malayo daw talagang itsura ng Tia Mercedes sa kapatid niya. Kay Mama, totoo ba yun? Maganda talaga ang Tia Mercedes mo. Lalo na noong kabataan pa niya. Madaming nahuhumaling sa kanya. Kahit nga hindi tao ay nagugustuhan siya. Hindi tao? Anong ibig sabihin niyo, Lo? Mga aswang! Si Lolo naman, eh. Joker, ano nga? Tao po! Tao po! Oh, apo! May tumatawag sa labas. Pagbuksan muna ng pintuan at ako ay mag-aayos na. Pupunta pa ako sa sabungan, eh. O sige po, Lo. Ako na pong bahala. Sino po sila? Ito ba ang bahay ni Feliciano Rodriguez? Ito nga po. Bakit po? Lolo ko po siya. Bakit niyo po hinahanap si Lolo? Mayroon kasing sulat para sa kanya. Ito, pakibigay na lang, ha. Ganoon po ba? Akin na po. Sakto, nandito naman po siya. Salamat, ha. Papirma na lang dito, Tutoy. Ikaw na ang bahala dyan. Sige po, sir. Salamat po. Ano kayang laman nito? Kanino galing tong sulat na to? Parang ito ata ang unang pagkakataon na may nagpadala ng sulat kay Lolo. Teka nga. Mabasa nga ang pangalan na nagpadala. Luisa Dimakulangan? Teka, sino to? Papuntahan na nga si Lolo. Lo! Lo! Oh! Bakit? May liham na dumating para sa'yo. Ito. Liham? Aba, kanino galing ang sulat na iyan? Hindi ko po kilala, eh. Ang nakalagay lang dito ay Luisa Dimakulangan. Kilala niyo ba yun? Luisa. Luisa Dimakulangan. Abay, sino iyon? Eh, hindi ko nga po alam. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, eh. Ang mabuti pa, lumabas na kayo dyan sa kwarto niyo. Pagkatapos, ibasahin niyo na tong sulat na ito para hindi na kayo nag-iisip dyan. Pagkalabas ni Lolo sa kanyang kwarto, ay mabilis ko namang iniabot sa kanya ang puting mahabang sobre. Kinuha ito ni Lolo at kita ko sa mga mata niya ang pagtataka. Kung kanino nga ba galing ang sulat na iyon? Noong buksan niya ito, ay nakita ko ang dalawang pahina ng yellow paper na kinuha niya mula sa sobre. Naupo kami sa may sala at nakita kong seryoso nagbabasa si Lolo. Ilang sandali lamang
ay nakita kong gumilid ang luha sa mga mata niya. Maya-maya pa ay isang masaganang luha ang nahulog sa kanyang mga mata. Pumadaos-dos ito sa kanyang payat na mga pisngi. Bigla siyang humugulgol ng iyak at nakikita kong halos mahirapan na siyang huminga dahil sa painikip ng kanyang dibdib. Ramdam ko ang lungkot at hinagpis sa kanyang mga mata. Mabilis na pumapatak ang kanyang mga luha na siyang bumabagsak din sa mga pahina ng liham na kanyang binabasa. Lo! Hoy, Lo! Ano nangyari? Bakit kayo umiiyak? Si Mercedes, apo! Ang anak ko! Ang anak ko! Ano po nangyari kay Tia Mercedes? Yung anak ko! Yung anak ko! Patay na siya, apo! Isang linggo na ang nakakaraan. Ano ka mo? Apo, maiwan ka muna dito sa bahay. Kailangan kong lumawas sa Manila para puntahan ang patay kong anak at susunduin ko din doon ang pinsan mo. Walang kasama ang anak ni Mercedes doon. Kaya iuuwi ko siya rito sa atin. Dito ka lang muna. At huwag kang aalis dito hanggat hindi ako bumabalik. Mabilis na naghanda si Lolo Feliciano. Wala man lang itong sinayag na oras at sa isang iglap ay nawala na ito sa aking paningin. Masyadong mabilis ang mga pangyayari at hindi ko akalain na noong araw na muli naming pinag-uusapan si Tia Mercedes ay ang araw na matatanggap namin ang balitang iyon. Naghintay ako sa bahay ng halos 5 araw at pagpatak nga ng araw ng Biyernes ay dumating at nakauwi na si Lolo. Kasama niya ang nag-iisa kong pinsang babae na si Ate Salome. Salamat sa paghahatid sa amin, ha. Ito ang bayad naming dalawa. Apo, Salome, halika na sa loob. Pumasok na tayo sa bahay. Panigurado akong naghihintay na ang pinsan mo doon. Opo, Lo. Papasok na po. Apo! Pido! Nandito na kami ng pinsan mo. Pagbuksan mo na kami ng pintuan. Teka, Pulo. Ito na. Palabas na po ako. Oh, bakit parang wala kang ibang dalang gamit, Lo? Ito lang bandala ninyo. Itong maliit na maleta na ito. Hindi na namin dinala ang mga naiwang gamit ng Tia Mercedes mo doon. Pinimigay na lamang namin yung mga gamit sa mga kapitbahay nila. Yung iba ay tinapon na lang namin. Siya nga pala, Pido. Ito ang pinsan mo. Maging mabait ka sa kanya, ha. At ituring mo siyang para mong ate. Dahil siya lang ang nag-iisang pinsang buo mo. Siya, si Ate Salome mo. Hello Salome. Ako nga pala si... Arilo, bakit niyo ako binatukan? Lintik kang bata ka. Kaya sabi ko lang na ituring mo siyang kapatid mo. Mas matanda si Salome sa'yo. 2 taon ang tanda niya. Kaya tawagin mo siyang ate. Paliwanag. Si Lolo naman, eh. Hindi mo agad sinabi kasi. Hindi naman kasi halata kay Ate Salome, oh. Parang mas matanda pa nga ako sa kanya. Ate Salome, ako nga po pala si Pido. Kinagagala kitang makilala, ate. Sana maging masaya ka dito sa bago mong bahay, ha. Siya nga pala, sana mapagtiisan mo rin ang ugali ni Lolo. Kasi ano yan, eh. Ulyanin na at saka pamali-mali na yan. Kaya intindihin mo na lang, ha. Lalo na kapag tinotopak yan. Ako, sinasabi ko sa'yo. Anong na namang binubulong-bulong mo diyang dimuho ka? Oh, wala hulo. Ito naman, no. Kinakausap ko lang si Ate Salome. Hello din, Pido. Ako si Ate Salome mo. Ikinagagalak din kita makilala. Ayaan mo, sigurado ako magiging masaya ako dito. Maraming salamat, Lolo, ha. At kinupkup niyo po ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta talaga, eh. Buti na lamang po at hinabilin pala ako ni inay sa inyo. Kaya nagpapasalamat din ako kay Ate Luisa kasi hindi niya nakalimutan na magpadala ng sulat sa inyo. Walang ano man yun, apo. Sa ganitong bagay man lamang ay makabawi ako sa yumao mong ina. Sir Jax, sasabihin ko na sa inyo. Mukhang namanan ni Ate Salome ang pagiging maganda niya kay Tia Mercedes. Hindi ko ipagkakaila
na maganda ang pinsan kong ito. At sa unang kita pa lamang naming dalawa, ay mapagkakamalan mo itong anak mayaman dahil sa kulay ng balat niya, matangos na ilong, mga gandang mga mata at mamula-mulang mga pisngi na talaga namang nakakahalina. Lumipas ang mga araw na kasama ko si Ate Salome at hindi naman ako nahirapang pakisamahan ito. Sadya kasing mabait at maunawain si Ate, kaya kahit isang bagay ata ay wala kaming pinag-aawayan. Mataas din kasi ang respeto at galang ko sa kanya dahil siya ang nag-iisang pinsang buo na meron ako. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ay pinagpalang maganda ang pinsan kong ito. Baling kinita ng katawan, maliit ang mukha, maganda ang hubog ng katawan, maputi at may mga gandang kulay ng mga mata. Kaya hindi naiwasan noon na madami ang manligaw sa kanya. Gabi-gabi ay asahan mo nang palaging may lalaking nangaharana o nais umakyat ng ligaw sa kanya. Pero kung gaano siya kaluwag pagdating sa pakikipagkaibigan sa kanila, ay ganoon naman siya kahigpit pagdating sa taong papayagan niyang manligaw sa kanya. Ibig sabihin, Sir Jax, pihikan ang pinsan kong ito. Isang gabi, habang nasa labas kami ni Ate Salome, naabutan ko siyang nakatingin sa kadiliman ng kalangitan noon. Nilapitan ko siya at kinausap. Oh, Ate Salome, mag-isa ka lang dito. Nakatingin ka na naman dyan sa kalangitan, ha? Oh, Pido, ikaw pala yan. Halika, umupo ka sa tabi ko. Samahan mo ako dito. O sige ba? Ate, may tanong ako. Bakit sa dami nang nanliligaw sa'yo, ay wala kang pinapayagan kahit isa sa kanila? Hindi ko rin alam eh. Alam mo kasi, katulad mo ay lumaki akong walang ama. Sabi ni nanay, patay na daw yung tatay ko. Yung totoo kong ama. Pero hindi ako naniniwala doon. Malakas ang kutob kong iniwan kami noon at pinagpalit niya kami sa iba. Kaya siguro ganito ako sa ibang mga lalaki. Alam mo, naghahanap ako ng lalaking hindi ako iiwan at hindi ako sasaktan. Siguro sa ngayon hindi mo pa ito maiintindihan, pero iyon talaga ang dahilan ko kung bakit wala pa akong pinapayagang manligaw sa kanila. Tsaka isa pa, hindi ko pa nakikita yung Mr. Right ko. Tama ang Ate Salome mo. Mabuti nang maging sigurado sa lalaking manliligaw sa kanya. Walang masama sa ginagawa niya dahil parte yan ng mga proseso ng mga kalalakihan na nais manligaw sa kanya. Ngayon, kung hindi sila papalarin sa ate mo, wala na silang magagawa. Bata ka pa talaga, Pido. Hindi mo pa maiintindihan ang mga bagay katulad ng ganyan. Dahil sa edad mo, ay sigurado akong wala ka pang nililigawan at wala pa ding babae ang pumayag na magpaligo sa'yo. Kawawang bata, kung namana mo sana ang kagwapuhan ko at kakisigan ko dati, edi sana madaming nakakandara pa sa iyong babae. Ay, maawaing Diyos at mahabagin, bakit nyo hinayaan ng apo kong maging pangit? Lo, bakit apo? May sabihin ka ba? Bakit po ang matanda? Nagagalit sila kapag sumisingit ang mga bata sa usapan nila. Pero kapag kayo naman ang sumisingit sa usapan namin mga bata, iayos lang sa inyo. Para kasing ang unfair, no? Maganda yung pag-uusap namin ni Ate Salome dito eh. Tapos isingit-singit kayo. Sa susunod po, Lolo, magtao po ka ha. Hanggang dito lang ang usapan namin, no? Ayan, no? May linya po. Bawal pong sumingit. Wisit ka talagang bata ka. Halika nga dito! Lumipas ang mga araw, linggo, buwan, at umabot na sa taon. Naging maayos at tahimik ang buhay naming tatlo. Pero ang katahimikan na iyon ay naudlot nang may isang tao ang pumasok sa aming buhay. Isang araw, naaalala ko, galing noon si Ate Salome sa eskwelahan. College student na po siya ng mga panahong ito. At nakita kong habang siya ay pababa sa kanyang sakay na tricycle, ay may isang lalaki siyang kasama. Mukhang inihatid siya nito sa aming bahay at nakikita kong ayos at mukhang disente naman ang lalaking ito.
Itago na lamang po natin sa pangalang Rodrigo ang lalaking ito. May itsura si Rodrigo, Sir Jax. At sa tingin ko, ay bagay silang dalawa ni ate. Pero may kung anong bagay sa lalaking ito na hindi ko maintindihan. Parang may mali sa kanya. Pero maayos naman siya. Hindi ko maintindihan pero noong tanungin ko si Lolo, ay ganoon din ang nararamdaman niya sa lalaking si Rodrigo. Apo, Salome, sino ang lalaking iyon na kasama mo paggaba ng tricycle? Magandang gabi po, Lo. Mano po sa inyo. Si Rodrigo po yun. Nakilala ko po siya sa eskwelahan. Kaklase ko po siya. Tago doon po siya sa may dulong sitio. Doon sa may bentahan ng karne malapit sa talipapa. Sa pagkakaalam ko, mayroon silang kuprahan doon. Bakit yun po naitanong? Kuprahan baka mo? Wala naman, apo. O siya, halika na. Pumasok ka na sa loob. Kumain ka na doon. Dahil kayo na ka pa namin hinihintay ni Pido. Hindi na kami makapaghintay kaya nauna na kaming kumain, ha. Ayos lang po, Lo. Papasok na po ako, ha. Pagpasok ni Ate Salome, ay susunod na sana ako sa kanya. May ipapaturo kasi akong assignment sa kanya pero hinawakan naman ako sa kamay ni Lolo noon. Pagkatingin ko sa kanya, ay nakita kong seryoso ito habang nakatingin sa akin. Olo, bakit po? May problema ba? Ito na nga ba ang kinakatakot ko, apo, eh. Ay, sa gandang taglay ng Ate Salome mo, ay kahit mga nilalang na hindi dapat mahumaling sa kanya, ay mukhang nagkaroon ng interes sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Hindi ko kayo maintindihan. Yung Rodrigo na iyon, hindi siya pangkaraniwang tao. Kaya, apo, kapag wala ako dito sa bahay at pumunta ang lalaking iyon dito, huwag na huwag mong aalisin ang mga mata mo sa kanilang dalawa. Maliwanag ba? Alam mo, Lo, hindi talaga kita maintindihan. Malalaman mo din. Basta sundin mo ako, babantayan mo lagi ang Ate Salome mo. Maliwanag? Hay naku, Lo. Kahit hindi nyo ipaalala, gagawin ko po yan. Alam nyo, kahit hindi nyo sabihin sa akin, iba rin kasi ang pakiramdam ko sa lalaking yun, eh. Kay Rodrigo. Ilang araw ding pabalik-balik si Rodrigo sa aming bahay noon. At katulad nga ng sabi sa akin ni Lolo, ay bantay-sarado ko noon si Ate Salome. Hindi ko hinahayaan mapag-isa ang dalawa at sinisigurado kong nasa paligid lamang ako kapag mag-uusap sila. Ayos naman sanang kasama si Rodrigo. Pero may mga ilang bagay kasi sa kanya ang medyo kakaiba. Katulad ng hindi ito napapatingin sa aming altar, lagi rin ito nakayuko sa tuwing kakausapin namin, at higit sa lahat ay hindi ito kumakain sa amin kahit na anong sarap pa ng pagkaing nakahain sa kanya. Ayaw rin ito sa mga maaasim na amoy, lalo na kapag kalamansi. Simula nang dumalaw sa amin si Rodrigo, ay nagkakaroon na rin ng kakaibang atmosfera sa paligid ng aming bahay. Nandiyan ang madalas na ingay ng mga tuko, uwak, at ingay ng mga baboy ramo sa paligid. Pero sa tuwing lumalabas ako para siyasatin ang buong lugar, ay wala naman akong nakikita. Hanggang isang araw, pagsapit ng kinagabihan, siguro mga bandang alas 11 na iyon ng gabi, bigla kaming nakaramdam ng kakaibang alinsangan sa paligid. Malamig naman ang klima noon, kaya nakapagtatakang biglang uminit. Idagdag mo pa na nagsitahulan ng mga aso namin. Bumangon ako noon. Hinawi ko ang kortina at sumilip sa bintana. Madali kong hinanap kung nasaan ang mga asong nagtatahulan. Dito ay naaninag ko sa hindi kalayuan, sa madilim na parte ng aming bakuran, ang isang pigura ng isang taong tila nakayuko na parabang kuba. Mahaba ang kamay nito na halos umabot na hanggang sa kanyang mga tuhod. Sa isang kisap mata ay biglang nawala ang pigura sa aming bakuran at nakita kong tumakbo ang mga aso sa mismong harap ng pintuan namin. Dito ay mas naging malinaw sa akin na hindi tao ang nanggagambala sa amin noong gabing ito. Nakatayo lamang ang pigura habang nakatingin sa aming pintuan
at akma na itong papasok sana. Pero bigla itong natigilan nang makita ang walis tingting na nakabaligtad na nakatayo sa aming terrace. Nakarinig ako ng angil mula sa nilalang na ito at isang matalim na tingin ang pinukul nito sa akin. Alam pala niyang nandoon lamang ako sa bintana ng mga oras na iyon. Maya-maya ay bigla itong tumuwad at walang pagdadalawang isip na sinugod ang mga asong kanina pa tumatahol sa kanya. Hindi ko naaninag ang mukha ng taong iyon. Pero sapat ng dahilan ang mga nakita ko para tumakbo sa aking kwarto at magtalukbong ng kumot dahil sa takot. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nagising nung mga oras na yon. Dahil kahit sila Lolo at Ate Salome ay hindi man lamang nagambala sa kanilang pagtulog. Sobrang lakas ng tahol at away ng mga aso. Pero nakapagtatakang hindi man lang nagising sila Lolo. Kinaumagahan ay kinuwento ko kila Lolo ang mga nangyari. At isa lang ang sinabi niya sa aming dalawa ni Ate Salome. Ganoon ba, Pido? Ay, mga apo, ako ang naglagay ng walis tingting na iyon sa ating terrace. Sinadya kong itiwarik ang paglalagay nito nang sa gayon ay hindi tayo mapasok ng mga nilalang na may tangka sa ating buhay. Mayroon akong sasabihin sa inyo, lalo na sa iyo, Salome. Ayaw kong magalit ka sa akin na po, pero kailangan mo itong malaman. Tungkol ito kay Rodrigo. Apo, hindi siya pangkaraniwang tao. Noong nakaraang araw ko lamang nakumpirma mula sa aking kaibigan na nakatira sa dulong sitio na ang pamilya nila Rodrigo ay ang pamilyang nag-aaral ng masasamang lihim na karunungan, at doon ko lamang naalala na ang ama ni Rodrigo ang siyang naliligaw noon sa nanay mo. Alam nyo bang may lahi sila ng masamang mangkukulam, manlalason at mambabarang? At meron pang isang balitang umuugong noon dati pa na meron silang lahi ng isang aswang. Kaya apo, habang maaga pa, habang wala pang namamagitan sa inyong dalawa ng lalaking iyon, ay putulin mo na ang relasyon at ugnayan inyong dalawa bago pa maging komplikado ang lahat. Wala ba kayong dapat ipag-aala sa akin, Lo? Dahil wala naman po namamagitan sa aming dalawa, maliban sa pagiging magkaklase at mangkaibigan. At dahil po sa mga sinabi ninyo at nararanasan natin sa paligid simula noong makihala ko siya, ay nagkakaroon na talaga ako ng hinala sa pagkatao na meron siya. Makikipagkita po ako sa kanya at sasabihan ko na siyang tumigil sa kung ano man ang pake niya sa akin. Sakto po, kasi mamayang hapon, baka nandito na yun sa bahay natin. Mabuti kung ganoon na po. Gusto lang kitang protektahan laban sa kanila. Kinahapunan ay naging tama nga ang hinala ni Ate Salome. Muling dumalaw si Rodrigo sa aming bahay. Bit-bit nito ang isang tumpok ng bulaklak. Pero bago pa man siya makapasok sa aming bakuran ay napatigil na ito nang maamoy niya ang isang susunog na goma mula sa aming bakuran. Dito ay nakita ko kung papaano ito namutla dahil sa naamoy, at dahan-dahan siyang umatras sa kanyang kinatatayuan. Ate, nandiyan na si Rodrigo. Nandun sa labas ng bakuran natin. Hindi siya makapasok sa loob dahil sa amoy ng gomang susunog. Mukhang tama talaga si Lolo, ah. Sige, Pido. Dito ka lang sa loob, ah. Pupuntahan ko siya doon para kausapin ko na siya. Lumabas si Ate Salome at pinuntahan ko nasaan si Rodrigo. Medyo matagal ang pag-uusap nilang dalawa. Pero nakikita ko ang pag-iba ng reaksyon ng mukha ni Rodrigo habang kausap niya si Ate Salome. Sa pagiging maamo nitong mukha, ay kumunot ang noon nito at nagsulubong ang kanyang mga kilay. Narinig ko nilang bigla na sumigaw ang lalaki at galit na galit itong dinuduro si Ate. Pinaasa mo ako, Salome. Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin na tumigil na ako. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan, ha? Matapos ng ginawa ko para sa iyo, ganito mo lang ako tatalikuran. Hindi mo ba alam ang mga kaya kong gawin, Salome? Kaya ngayon pa lang, bawiin mo na ang sinabi mong papatigilin mo ako sa panliligaw. Dahil tinitiyak ko sa iyong hindi magiging magandang hasapitin mo sa kamay ko kapag nagpumilit kang itigil ko ang panliligaw ko sa iyo.
Ano ba, Rodrigo? Malino kong sinabi sa iyo dati pa na hindi pa ako handa sa mga ganyang bagay. May mga bagay akong dapat naunahin at hindi kita prioridad, lalo na ang pagmamahal na sinasabi mo. Pasensya ka na talaga, pero hanggang kay Bingil lang ang maibibigay ko sa iyo. Pakiipot ka pa sa lumi. Huwag ka na magmatiga sa akin. Ano ba, Rodrigo? Pitiwan mo ang braso ko. Nasasaktan ako, ano ba? Hoy, Rodrigo, bitawan mo si ate kung ayaw mong isabi ko sa itong asinhawa ko. Sa tingin mo ba, tatalab sa akin yan? Tandaan mo to, Salumi. Babalikan kita. At kung hindi ka man magiging akin, ay sisiguraduhin ko ding hindi ka mapapakinabangan ng iba. Humanda ka. Lumayas ka na, sabi. O ba gusto mo magtawag pa ako ng mga tanod? Tumitig lamang na masama si Rodrigo kay Ate Salumi noon. Sabay na pangiti nang makita nito nagdurugo ang braso ni Ate Salumi. Ang dugong dumadalog na iyon ay galing sa sugat na ginawa ni Rodrigo sa kanya habang hawak-hawak ng lalaki ang braso ni Ate kanina. Masyadong mahaba ang kuko nito na siya nag-iwan ng sugat sa balat ni Ate. Tinitigan ni Rodrigo na makahulugan ang mga sugat na iyon ni Ate. Habang ipinakita sa amin ni Rodrigo ang daliri niyang may dugo pa ni Ate dahil sa pagkakalmot niya dito. Umalis ito sa aming harapan habang pasipol-sipol pa. Ate, ayos ka lang ba? Dumudugo yung braso mo. Ayos lang ako, Pido. Konting kalmot lang to. Ang mahalaga, napaalis na natin siya. Tatlong araw simula ng insidenteng iyon ay wala naman ang nangyaring kakaiba sa loob at labas ng aming bahay. Hanggang sa sumapit ang eksaktong isang buwan, dito na magsisimula ang bangungot namin nila Ate Salumi. Isang umaga ay bigla na lamang akong nagising dahil sa malakas na pagusukan ni Ate Salumi sa aming lababo. Sabay kaming napabango ni Lolo noon sa aming hinihigaan at naabutan ng sumusuka si Ate doon. Hinagod ni Lolo ang likod nito at napansing namumutla si Ate Salumi. Dagdag pa nito na masyado raw masakit ang puso niya at nakakaramdam siya ng sobrang kirot sa loob noon na para bang may gumagalaw at tumutusok dito. Pinainom na muna namin ng gamot si Ate dahil iniisip namin na baka simpleng sakit lamang iyon ng tiyan. Pero lumipas na lamang ang tatlong araw at sa tuwing gigising si Ate tuwing umaga ay lagi na lamang itong sumusuka. Pero noong sumapit ang ikalimang araw ng pagusukan nito ay may inilabas na itong napakalagkit na laway at sadyang napakabaho talaga noon. Halos mangayayat noon si Ate dahil hindi na lamang tuwing umaga siya napapasuka. Umabot na rin sa pagkakataon na sa tuwing tatlong oras ay nagsusuka ito at umabot pa sa puntong halos magasgas na ang lalamunan niya dahil sa tuloy-tuloy na pagsusuka niya. May kasama ng dugo ang suka nito at nababahala kami ni Lolo dahil buong buo ang dugo na inilalabas nito. Agad naman namin siyang dinala sa ospital para matingnan ng eksperto ang kanyang kalagayan at ang sakit na mayroon siya. Pero maliban sa sipon, ubo o dry cough na sinabi ng tumingin doktor sa kanya, ay wala nang makitang kakaiba ang doktor sa katawan ni Ate Salumi. Sa hindi rin kasi maipaliwanag ang dahilan, ay parang biglang umayos ang pakiramdam ni Ate noong nagpunta siya sa ospital. Pagsapit ng ika-anim na araw, ay dito kami mas binulaga ng mga pangyayari. Sa loob lamang ng isang magdamag, ay bigla na lamang lumobo ang tiyan ni Ate Salumi. Ate, ano nangyari sa tiyan mo? Bakit ganyan nakalaki yan? Hindi ko rin alam, Pido. Bigla na lamang siyang umumbok eh. Parang ilang buwan na akong buntis dahil dito. Ang sakit-sakit pa ng tiyan ko na parang may gumagalaw-galaw pa sa loob. Lo! Lo! Bakit apo? Anong nangyari? Si Ate Salumi, biglang lumubo yung tiyan. Ano ka mo? Bakit? Ano nangyari? Tara Lo, puntahan niyo muna para makita niyo ang sinasabi ko. Nagmamadali kaming pumunta ni Lolo sa kwarto ni Ate Salumi. Alam niyo ba na ilang minuto lamang akong umalis sa tabi ni Ate? Pero pagbalik ko ay biglang nawala ang laki ng tiyan niya.
Nakita naman namin ang biglang pag-agos ng mabahong amoy ng ihi, nana at dugo na nanggagaling sa ari ni Ate Salome. Duguan ng pagitan ng hita nito na tila ba lumalabas doon ang likidong naging dahilan ng paglobo ng kanyang tiyan. Anong nangyari, Salome? Anong nangyari? Bakit maraming dugo at nana ang mga hita mo? Lolo, hindi ko alam. Kanina lang ay maumbok ang tiyan ko. Naramdaman kong matigas ang loob nito at may gumagalaw-galaw. Noong pinilit kong diinan ang pagkakahawak sa tiyan ko, ay bigla naman ako napaihi. At ito na, kasama na yung buo-buong dugo at nana na lumabas sa ari ko. Dahil doon, ay muli na naman kaming pumunta sa ospital para ipakonsulta si ate. Pero lumipas na lamang ang halos isang araw, ay hindi naman nagpakita o sumulpot ang laki ng kanyang tiyan. Umuwi kami ng tataka sa mga nangyari na para bang sa tuwing pupunta kami sa ospital, ay nawawala ang sakit ni ate. Kaya naman, dumiretso kami sa isang manggagamot sa aming lugar para patingnan si ate sa lumi. Pero katulad ng sinabi ng doktor at ilang hilot na tumingin dito, ay wala namang mali sa katawan ng pinsan ko. Magdamag naming binantayan si ate sa lumi noon hanggang sa makarinig kami ng ingay sa paligid. Iba-ibang tunog ito. Mayroong galing sa isang malaking ibon, may unga ng baka at ingay mula sa baboy. Dito lamang din namin napansin na wala na ang mga aso naming bantay sa bahay dahil hindi namin naririnig ang mga itong tumatahol. Apo, huwag mong iiwan ang ate mo. Dito ka lang sa kwarto. Magsasaboy lang ako ng asin sa paligid. Hindi ko na alam kung ano ang gumagambala sa atin, pero isa lang alam ko. Sadyang salbahe at demonyo sila dahil sa ginagawa nila sa ate sa lumi mo. Hindi ko inaasahan na sa paglabas ni Lolo ay ang sabay na pagsigaw ni ate sa sakit. Ate, anong nangyari sa'yo? Ido, yung tiyan ko, sobrang sakit na naman. Aray, aray. Teka, iangat ko muna sandali ang damit mo ate ha. Pambihirang patis naman to. Ano yan, te? Bakit ganyan? Anong meron sa katawan mo? Sa isang iglap, ay muli kong nakita ang malaking umbok ng tiyan ni Ate Salome. Kasabay noon ay ang ingay sa labas ng aming bahay na kahit ang mga kapitbahay namin ay nagising na dahil sa lakas nito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noong mga oras na ito. Kung hihingi ba ako ng tulong kay Lolo o asikasuhin ko si ate dahil kitang-kita ko, Sir Jax, kung papaanong unti-unting lumalaki ang tiyan ni ate. Lumalabas na rin dito ang malalaking ugat na para bang anumang oras ay puputok na ito. Sigaw ng sigaw noon si ate dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Hanggang sa inutusan niya akong tanggalin ko ang pambabaan niyang suot. Pido, tanggalin mo ang suot kong pantalon. Dalian mo. Ha? Bakit ako? Lo! Ano ba to? Anong gagawin ko? Dalian mo, Pido. Tanggalin mo na ang pantalon ko, parang awa mo na. Wala na akong nagawa kundi sundin ang ate sa lumi ko noon. Tinanggal ko ang pantalong suot-suot niya at tumambad sa akin ng hindi kaaya-ayang tanawin at amoy. Paano ba naman kasi? Ay nakita kong nabubulok na ang singit ni ate. Dahil sa dami ng mahahabang sugat na nandoon, may mga tumutulong dilaw na likido mula dito na tansya ko ay nanggagaling sa sugat. Idagdag mo pa ang mamasamasang balat nito na parang isang hadhad. Sa nakikita ko ay napapailing na lamang ako dahil alam ko kung gaano kakati iyon. Ilang sandali pa ay pumasok bigla si Lolo dahil sa ingay namin ni ate. Maging siya ay nagulat sa mga nakita dahil parang nabubulok na laman na talaga ang itsura ng singit ni ate sa lumi noon. Kung nakakita na po kayo na nabubulok na laman ng karne na may uod, ganoon na ganoon ang nakikita namin ni Lolo. Madaling pumunta si Lolo sa kinahihiga ni ate sa lumi
mas nababahala na rin kasi kami sa biglaang paglaki ng tiyan nito. Hingal na noon si ate at parang hindi na makahinga ng ayos dahil sa pinagsama-samang takot, sakit at pangamba. Sobrang bilis ng pangyayari noon, Sir Jax. Dahil sa isang kisap mata lamang ay kitang-kita namin kung papaanong biglang sumirit sa pagkababae ni Ate Salome ang isang mabahong likido. Kasabay noon ang ilang buo-buong pulang dugo at malalaking puting uod na karaniwang makikita mo sa mga nabubulok na laman ng hayop. Sigaw ng sigaw noon si Ate Salome dahil hindi lamang pala iyon ang sakit na nararamdaman niya. Dahil ilang sandali pa ay may lumabas naman sa ari niya na isang mahaba at kalawanging pako. Tansya ko ay kasing haba ito ng isang hinlalaki ng tao. Napatulala na lamang ako noon dahil hindi ko alam kung saan ang galing ang mga iyon. Pido, dito ka muna. Pupunta ako sa kabilang bayan. Pupuntahan ko yung sinasabi nilang manggagamot doon. Papasamahan kita sa mga kapitbahay natin dito. Nandiyan lang sila sa labas. Bantayan yung maigi sa Salome, ha? Mabilis ngang umalis si Lolo papunta sa narekomenda sa kanyang manggagamot. Naniniwala na ako noong mga oras na iyon na hindi lamang basta simpleng sakit ang dumapo sa Ate Salome ko. Kung hindi, isang itim na mahika na marahil ay si Rodrigo ang may gawa. Ilang oras na wala si Lolo noon at ilang oras din naming binabantayan na nahihirapan si ate. Sa paglipas ng mga oras na ito, ay patuloy si ate sa pagsusuka, pagpapawis at paglalabas ng mabahong likido sa kanyang ari. Dito ay nakikitaan na namin siya ng panghihina. Bigla itong pumayat at nalagas ang mga buhok nito. Namumuti na ang mga mata niya at hirap ni hirap na siyang huminga. Ilang sandali pa ay napansin naming biglang natuyo ang balat nito at nagkaroon siya ng mga maliliit na katikati. Pido, bakit ang init sa kwartong to? Para akong nasusunog. Aray! Aray! May tumutusok na naman sa dyan ko, Pido. Aray! Yung mata ko, Pido! Pido, wala akong makita, Pido. Ate, nandito lang ako sa tabi mo. Kunting tiis na lang ha. Pabalik na rito si Lolo. Pagpunta noon dito, meron na siyang kasamang manggagamot na pwede makatulong sa'yo, kaya kunting tiis na lang. Pido, may tumutusok sa dibdib ko. Hindi na ako makahinga. Nahihirapan na ako. Hindi ko na kaya, Pido. Pido, pakisabi kay Lolo. Maraming salamat. Sir Jax, biglang tumahimik noon si Ate Salome. Hindi na siya sumisigaw o umaaray sa mga sakit niya. Noong una akala ko napagod lang siya. Pero pagpunta ng isa sa mga kapitbahay namin para tingnan siya, ay sinabi nitong huli na ang lahat. Pido, tumabi ka muna. Titingnan ko ang ate sa lumi mo. Wala na siya, Pido. Patay na ang ate sa lumi mo. Tito, pakiramdaman mo. Hindi na tumitibok ang puso niya. Kahit ang pulso niya ay tumigil na rin sa pagpintig. Wika ng isa sa aming kapitbahay. Noong una hindi ako makapaniwala dahil kausap ko lamang siya kanina. Ano ba naman kayo mang kulas? Huwag naman kayo magbiro ng ganyan. Baka nagkakamali lang ho kayo. Buhay pa si ate ho. Kausap ko lang siya kanina, diba? Nakita nyo. Sabi niya, salamat. Nagpapasalamat sa amin si Ate Salome. Kaya hindi pwedeng patay na siya. Hindi pwede yun. Malalagot po ako kay Lolo nito. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Ilang sandali pa
ay malakas na bumukas ang pintuan ng aming bahay. Doon ay nakita ko si Lolo na sugat-sugat pa ang mukha habang hawak-hawak niya sa kamay ang manggagamot na nahanap niya. Pido! Salome! Nandito na ang albularyo na makakatulong sa atin. Casamuel, ayun po ang apo ko. Pwede po bang pagilingin niyo siya? Parang awa niyo na. Pido, tumabi ka dyan. Huwag kang humarang. Bakit? Bakit tahimik kayong lahat dito? Lo, si Ate Salome po. Patay, patay na po siya. Patay na po si Ate Salome. Patay na po. Tumahimik ang paligid. Nakikita kong nangingilid ang luha sa mga mata ni Lolo habang nakatingin sa bangkay ni Ate Salome. Halatang hindi ito naniniwala sa mga sinabi ko. Kaya marahan siya naglakad papunta sa bangkay ni Ate. Napaluhod ito habang umiiyak. Hinawakan niya ito sa ulo, sa kamay, sa pulso, sa mukha, at hinagod ang buhok ni Ate. At dahang-dahang idinikit ni Lolo ang kanyang tenga sa dibdib ni Ate Salome. Salome, nandito na ang albularyo. Bakit hindi mo kami nahintay, apo? Apo ko! Isang malakas na palaho ng iyak ang pumaibabaw noon sa kwartong kinaroonan naming lahat. Isang iyak na may kasamang puot at galit. Iyak ng isang nangulilang lolo at naulilang kapatid. Isang iyak na naghahanap ng higanti at hustisya. Ilang sandali lamang ay lumapit ang albularyo sa bangkay ni Ate Salome. Hinawakan ito ang bangkay ni Ate at nagwika ng Lolo Feli, anong gusto niyong gawin ko sa gumawa nito sa apo ninyo? Sa tansya ko ay hindi lamang isa ang nagkulam sa kanya. Tatlo o apat namang kukulam ang gumawa nito sa apo mo. Isang kulam para sa pagpapalaki ng kanyang tiyan. Ang pangalawa ay para sa kinakalawang na pako. Pangatlo, sa nabubulok na laman. At pang-apat ay para sa barang at pagkitil sa buhay niya. Iba-iba sila ng kakayahan at sinigurado talaga nilang mapapahirapan nila ang apo mo. Kung naghahangad ka ng paghihiganti, matutulungan kitang maibalik sa kanila iyon. Nakikita ko pa din ang pulang sinulid dito. Ang sinulid na ito ay nakadugtong pa din sa mga mangkukulam na iyon. Casamuel, ibalik mo ang sakit sa kanila. Doblehin mo ang paghihirap nila at siguraduhin mong mapapahirapan sila ng sakit na iyan. Gawin mong isang buwan ang paghihirap nila hanggang sa sila mismo ang kumitil sa buhay nila. Hindi sapat ang buhay nila para sa inosenteng buhay na kinuha nila. Wika ni Lolo. Ramdam na ramdam ko ang labis na galit niya sa mga mangkukulam at sa pamilya ni Rodrigo. Ilang sandali pa ay nakita kong may hinahawakan o kinakapa ang albularyo sa braso ni Ate Salome. Maya-maya pa ay nagsalita ito ng nandito ang sinulid niya sa sugat na ito sa braso. Ang sugat na ito ang ginamit ng mga mangkukulam para mapalipadhangin ang sumpa nila o orasyon nila kay Salome. Kulam sa dugo ang orasyon na ginamit nila. Kaya ganoon na lamang kabilis na namatay si Salome. Hayaan niyo, Kafeli. Ako na ang bahala. At sisiguraduhin ko sa inyo na darating ang araw na isa sa pamilya nila ang magmamakaawa sa inyo. Bago magsimula ang albularyo sa orasyon na gagawin niya para ibalik ang sumpa sa mga mangkukulam na gumawa ng masama kay Ate, ay sinabihan niya kaming lumabas ng kwarto. Masyadong komplikado at delikado raw ang pagbabalik ng sumpa. Dahil baka daw sa amin bumalik ang sumpa
lalo pa at mahina ang aming mga karagang panangga. Halos isang oras ang ginawang orasyon ng albularyo bago ito lumabas sa kwarto ni Ate Salome. Kafeli, tapos na po ako sa orasyon. Maghintay po kayo ng 2 oras dahil sigurado ako may lalabas ng mga patay na insekto sa katawan ni Salome. Kaya ihanda niyo po ang sarili ninyo. Labis nilang binaboy ang katawan ng apo niyo. Kaya bilang ganti sa kanila, ay sisiguraduhin kong hindi lamang ang impyerno magpapahirap sa kanila kapag namatay sila. Sa bawat araw na lilipas, ay mararamdaman nila ang impyerno sa mundong ito. Isang linggo ang lamay na ginawa para kay Ate Salome. Marami ang nakiramay at nakisimpatsa sa kalagayan namin. Galit na galit noon ang aming mga kakilala at sinugod talaga namin ang bahay nila Rodrigo sa may dulong sityo. Pero kahit anino nila ay hindi na namin nakita o naabutan pa. Mayroon lamang mga natirang gamit at damit na naiwan doon. Eksaktong 28 araw simula ng pagkamatay ni Ate Salome ay may isang hindi inaasahang bisita ang kumatok sa aming bahay. Tao po! Tao po! Sino po sila? Pagbukas ko ng pinto, Sir Jax, ay bumungad sa akin ang napakabahong amoy. Amoy putok na may halong dumi ng pusa ang naamoy ko noon. Dito ay nakita ko ang isang sobrang payat na lalaki. May mga sugat ito sa kanyang balat at nakikita ko kung papaano ito hirap sa kanyang pagtayo. Namamaga ang kanyang kalahating mukha na may tadtad ng sandamakmak na tagyawat at pigsa. Ang laki ng tiyan nito na para bang akala mo ay nagdadalang tao ito. Hindi ko talaga inakala na noong mga oras na iyon ay ang makisig na si Rodrigo na pala ang nasa harapan ko. Pido, ako ito, si Rodrigo. Anong ginagawa mo ditong hayop ka, ha? Lo, nandito ang mamamatay taong si Rodrigo. Lumabas naman noon si Lolo na may dalang itak at itinutok ito sa mukha ni Rodrigo. Galit na galit itong sinigawan ang lalaki. Anong ginagawa mo ditong hayop ka? Manong, iatras niyo na po ang balik ng sumpa sa amin. Hindi na namin kaya. Patawarin niyo kami sa ginawa naming kasalanan. Nadala lamang ako ng emosyon at galit ko noon kay Salome, kaya ako nagawa iyon. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Bakit? Noong pinahirapan niyo ba ang apo ko, ay nagawa niyong maisip na maawa sa kanya? Hindi, di ba? Kaya wala kayong karapatang humingi ng tawad sa akin. Kung gusto niyong humingi ng tawad, ay kay Salome kayo magsabi. Pero duda ako kung magkikita-kita kayo sa kabilang buhay. Dahil tiyak kong sa impyerno ang bagsak ninyong buong pamilya. Lumayas ka na dito kung ayaw mong ako mismo ang pumatay sa iyo. Layas! Kahit anong pagmamakaawa ni Rodrigo noon ay wala siyang nagawa. May ilang kapitbahay pa namin ang pinagbabato noon si Rodrigo ng bato. Hanggang sa tumulo ang dugo sa namamaga nitong ulo. Umalis ito sa aming bakuran na sumusuka ng dugo at basag ang mukha. Isang linggo ang nakalipas simula nang dumalaw sa amin si Rodrigo ay may nabalita sa aming barangay na may isang pamilya daw di umano sa kabilang bayan ang sabay-sabay na namatay. Natagpuan na lamang ang bangkay ng mga ito sa loob ng kanilang bahay na wala ng buhay. Pumutok ang ari ng 2 lalaki at ganoon din sa ari ng babae. Nabubulok na ang laman ng mga ito dahil sa inuud na at kinakain na ng daga ang mga lamang loob nila. Halos hindi na makilala ang itsura nila dahil kahit mukha nila ay parang nasira na dahil sa dami ng pumutok na sugat na sanhi di umano ng malalaking pigsa. Sa paligid ng mga bangkay nila ay may sandamakmak na bangaw, alupihan at mga uod
na naliligo sa dugo ng mga biktima. Sa tulong ng aming mga kapitbahay, ay napag-alaman naming pamilya nga ito nila Rodrigo. Walang nag-ayos ng lamay nila noon. Kahit ang mga kamag-anak ng mga ito ay hindi nag-aksaya ng oras para ayusin ang libing nila. Basta na lamang sila nilibing noon sa isang pampublikong sementeryo. At ang masama pa ay sa tabi pa ito ng daan. Naging masaya kami ni Lolo noon dahil kahit papaano ay nakamit ni Ate Salome ang hustisya sa pagkamatay niya. Hindi ko alam kung masaya ba si Ate sa ginawa namin, pero sa tingin ko ay nararapat lamang ang pagkamatay na iyon sa pamilya nila Rodrigo. Pinatay at pinahirapan nila si Ate na wala namang kamuwang-muwang. Nang dahil lamang sa pagbabasted at pagbabaliwala niya kay Rodrigo ay ganoon na lamang nila kadaling pinatay si Ate. Hanggang ngayon, sa tuwing naaalala ko ito, Sir Jax, ay bumabalik pa din sa akin ang sakit at hinanakit ko na kahit patay na ang kumulam kay Ate ay hindi pa rin naaalis sa puso ko ang galit ko sa kanila. Kaya nga nakaka-relate talaga ako sa mga kwentong kulam ninyo na puro paghihiganti ang laman. Dahil isa rin ako sa mga nangulila nang dahil sa masamang pagtrato ng isang tao sa kapwa niya. Muli, Sir Jax, ako po si Pido at maraming salamat po sa pag-alaan nyo ng oras na maibahagi ang kwento kong ito. Hello, aking Irog. So, happy Monday sa inyong lahat. Kamusta ang araw ninyo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan at sana ay okay lang kayo. Ayun. So dahil wala akong upload kahapon, so ngayon po yung ating shoutout, ha. And bago ko po unahin yung shoutout, gusto ko po munang batiin ang Happy Mansary and nagpapasalamat ako sa ating mga member na nag-avail ng ating membership. Ayan, unahin ko na po si Miss Lida Cruz. Ayan, Happy 3rd Mansary po sa'yo, Miss Lida Cruz. Next is si Miss Elon Negishi. Miss Elon Negishi. Ayan. So siya ay 1 month na. Ayan. Happy Mansary po, Miss Elon. Next is si Miss Meros Villaver. Ito po ay and happy 2nd Mansary po sa iyo, Miss Meros. Ayan. Salamat sa pag-avail ng ating membership. Next is si Miss RMB. Hello po, Miss RMB. Kamusta ka? So happy 3rd Mansary po. And ayun. Thank you po sa pag-avail ng ating membership. Next is si Miss Almira Alodo. Hello, ayan po. Hello, Miss Almira, kamusta ka? Ayan, parang hindi nakatanikita na nagko-comment, ah. Ayan, wala lang, napansin ko lang. Pero alam kong busy ka, so ingat palagi kung nasaan ka man. Next po is si Miss Aida Odivila. Hello po, Miss Aida, kamusta? Happy 3rd Mansary po sa iyo and thank you so much. And last but not the least is si Miss Meranol Gilhang. Ito, Happy 4th Mansary po sa iyo, Miss Meranol. And alam kong nakauwi ka na, kung nasaan ka man ngayon, mag-iingat ka. Muli po sa ating mga subscribers, sa ating mga listeners na gustong mag-avail ng ating membership, kung check nyo lang po yung perks, kapag nagustuhan nyo po yung mga perks, and click nyo lang po yung join button na nasa tabi lang po ng subscribe button na yan. So kung gusto nyo magpa-member, edi join lang po. Ayan, maraming salamat po. At ayun nga, dumako na po tayo sa ating ayan, shout-out portion. So uunahin ko na po sa ating listahan ay si Miss Jaja Barakiel. Ayan. Hello, Miss Jaja. Sa kanyang asawa na si Sir Renz Barakiel at sa kanilang anak na sila Katniss, Claire at si Gabriel Barakiel. Ayan. Thank you so much po sa palaging pagsuporta. Next is si Miss Liz. Hello po, Miss Liz. Kamusta ka? Ayan. Next is si Miss Sir Ernesto Gimpes. Hello po, Miss Sir Ernesto. Ba't ba ako miss ng miss? Ang dami kasi nagko-comment ng mga babae, so palaging na para nakasanayan ko ng miss yung tawag sa mga nagko-comment. Hello po, Sir Ernesto. Next is si Ang Ambisyosang Singer. Ito, masipag tumakinig na mga kwento natin. Hello po, Miss Ang Ambisyosang Singer. And maraming salamat po sa palaging pagsuporta. Next is si Miss G. Lumingkit. Hello, Miss G. Si Miss Lynette Reparado, si Miss Astra Casco, si Miss Jing, si Emmanuel M8. Ayan, Emmanuel M8. Hello po. Si Miss, si Ma'am Teresita Aguilar. Hello po, Ma'am Teresita. Hello po. Si Ma'am Tina
si Miss Tina Manunulat, ayan, hello Miss Tina, si Miss Takgu Summer Bloom, si Miss Loella Sintela, Sintina, parang kilalak doon si Loella. Hello Miss Lo, hello po Miss Loella Sintina, kamusta ka? Si Miss Imelda Pascua, si Miss na si Nads Vlogs, si Ma'am Dulce Silva, si Miss Venice Vicente, si Miss Grail Benito, si Miss Michelle Cubico, si Miss Chona Sotis, si Miss Heidi Langay, si Miss Milet Cruz. Hello po Miss Milet. Si Miss Vicentia Hosol, si Miss Jerilyn Gois, si Miss November Rain, si Miss Grace Griselvis, ayan, or tama ba? Grace Griselvis ba? And si Miss Marie D. Lightworker, ayan, si Miss Marie. Hello po Miss Marie, kumusta? Si Miss si Sir Jesus Alegre. Hello sir. Ah, ito masipag rin 'to makinig ng mga kwento, nag-share dito sa Facebook page. Si Miss Larabel Piquero, si Miss Merenol Gilhang, si Happy si Granny. Ayan, si Miss Merly Fatalia, si Miss Rose Joso, si Miss Belen Malbas. Sino po Miss Belen? Si Miss RMB RMB, si Miss Rose Yap, si Miss Aida Odivila. Sino Miss Aida? Si Miss Bernadette Arcalas, si Miss Rose Marie Cao, si Jimmy Lene Santiago, Miss Jimmy hashtag, hindi pala, Jimmy underscore Len Santiago, si Miss Marjorie Dikilia. Hello po Miss Marjorie. Si Miss Rosemary Pulian, Miss Rosemary Pulian, si Miss Choco Fudge, si Ma'am Vicky Abot, si Healing Manggagamot Mananambal, si Jovi, si Juvie Tindi, si Flora Flora, si Miss Mary Ann Ramos. Ito, yan, ang aking kaibigang negosyante. Hello Miss Mary Ann, palibra naman ng ano dyan, ng barbecue. Si Miss Giselle Wagan Vlog, si Miss Mary Jane Quizon. Quizon or Quizon? And pa ano na lang po, pa message na lang po kung Quizon ba or Quizon. Si Miss Maylene Hidalgo, si Miss Josephine Ramos, si Miss Ellen Quiano, si Miss Leo, si Miss Bernadita Yap, si Miss Juliet Makasling, si Jomar Dalagan, si Analisa Malatbat Malatbalat, ayan, Analisa Malatbalat, si Miss Ernelin Peru, si Chicken, ayan, Chicken lang yung pangalan niya rito eh, si Miss si Emrose Strong OFW in Kuwait. Hello Emrose. Si Sir Renato Elido Tabo, ayan, parang si Sir Renato, parang ngayon lang ulit kita nakita nag-comment. Hello Sir Renato, kamusta ka? Si Miss Rowena Salinas, si Miss Lerio Zantua, si Miss Zen Sohil Zulficar, tama po ba ako? Si Miss Roseline Ishawata, si Miss Jeng Herrera, si Miss Lerma Teves, si Miss Zenny Torres, si Miss Fetinho, Miss Fetinho, ayan. Si Miss Imelda Nabora, si Miss Floribel Ortil, si Families Vlog, si Brett Hart Sikander, si Insorio Reyes, si Ernesto Alvarado, hello sir. Si Noreen Mustafa, si Miss Cecilia Loron, si Miss Elizabeth Oribia, Elizabeth Oribia, si Miss Anisita S. Channel, si Miss Ireland, Hot Babe, ayan. Si Miss Fatum Alcalaf, si Miss June Cancer or Sir June Cancer, si Christine Mangabay, si Miss Beng, si Miss Ginabel Bugador, Ginabel Bugador, ano ba yun? Nabubulol ako ngayong araw. Sorry guys ah, medyo may... Ewan ko ba? Si Miss Mali Castro, si Miss Arlene, si Miss Judessa Aberte. Ayan na naman, bulol ka na naman. Judessa Aberte, si Happy Families, si Pursuit of Happiness, si Maria Teresa Bercedes, si Miss Anzu. Hello Miss Anzu, kumusta ka? Si Miss Marilu Barsana, si Miss Lay Love Stories, si Miss Hazel Posadas, si Jenny Babe, si Pogi Salvador, si Miss Jennifer Ramos, si Miss Jovi Ayaton, si Sir Nestor Bauyon, si Zombie Slayer, si Kathy Calma, si Miss Susan Berba, si Nimia Aguilar, si Sir Jason Valle, si Miss Sally Camuen, si Miss Mariam Duca, si Miss Miracle Dreams, si Sir Inero Jess, si Mayumi Cañete Travel Vlogs, si Kristen Raimundo, si Sir Ang Pahina, Sir Vic, si Miss Irish or si Miss Mukairish Alvarez Seyo. Ito ang kaibigan kong Koreana. Yan, hello Miss Irish, alam mo na. Kim Jiwon lang, okay na ako dun. Si Miss Marites na Lika, si Sven Ash,
Si Mama Veng from Signal Village ng Taguig City. Alexon Jano. Ayan, so parang yun lang yata yung ating mga shoutout for today. Ayan, yung mga nag-comment, yung mga kinuhanan ko ng shoutout is yung mga nagko-comment po dun sa ating mga latest videos. Ha. Kaya po dun sa mga nagko-comment po dun sa ating mga past videos, ayan, hindi ko na po masyadong nakikita yun. Kaya yung mga recent lang po na ano, yung parang whole week ng uploads natin, doon ko po kinukuha yung mga shoutouts natin. Kung hindi po kayo na-include sa ating shoutout po ngayong araw, so pasensya na po at huwag kayong magtatampo. Babawi na lang po ako sa inyo sa susunod na mga panahon or sa susunod na time na mag-shoutout po tayo, okay? And muli, aking Irog, maraming salamat po sa inyo. Karim Lanatics, Kalagim, ayan, maraming salamat sa inyo, sa mga silent listeners natin, sa mga nagko-comment, sa mga lagi nanonood, sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you so much po sa inyo. Malaking tulong na po yun para sa ating channel. And muli po, ulitin ko lang, kung gusto niyo po mag-avail ng ating membership, pag nagustuhan niyo yung mga perks, click niyo lang po yung join button sa gilid ng subscribe button. Ayan. So, tignan niyo lang po kung ano po yung kung saan kayo pwedeng sumali, and ayun, kayo na po bahala. So muli, aking Irog, maraming salamat sa inyo. Ako si Sir Jax, ang inyong nag-iisang Midnight VJ. Maraming salamat po.